Yun mga kalingap, good morning po. Ayan, dadalaw kami kay Lola Patricia. Kasama ko si Engineer Agul. Kami yung napag-utusan na dalawin si Lola Patricia dahil si Kuya Bal po ay nasa Gumaca. So kami po ang magkasama. Ayan po si Engineer Agul. Dadalawin namin, nadala kaming prutas. Kasi gusto rin natin malaman yung kalagayan ni Lola Patricia kung siya ay okay. Ayan po. So yung katabi ni Lola Patricia, ang laki na ng bahay nung araw, maliit lang ito. Ay si Lola! Ay si Lola! Kinabahan ako kay Lola. Kinabahan ako kay Lola. Kung sino nagsisilip. Sabi ko, paghila ko ng pinto, parang mabigat ang pinto ay. Lola, kumusta na? Magaling na si Lola. Wow! Nakatayo-tayo na si Lola Patricia. Come in, Pinyo. Come in. Engineer Agul, you come inside. Thank you, Lola. Ay, grabe si Lola. Kinabahan ako noon ah. Siguro na kay Lola eh. Yung banana. At grapes. Grapes. What's that? Yeah. And kamahal-mahal ang didilig kayo. Ay, Lola, walang problema. Dahil basta ito, ikaw, Lola. Masalubong namin siya at alam namin na Kinakain ni Lola yun. Yeah, si Lola. Nagulat kami kay Lola. Kala ko yung walang tao. Kala ko walang nakahiga. Saan ka ba Lola galing? Saan ka galing? Ba't wala ka dun sa kwarto? Sinilip ka na Engineer Agul? Dati, pagdating namin, nakahiga pa yan. Dati? Oo. Nakahiga nga ka. Awa ng Diyos Lola, magaling na kayo. Tanong mo si Lola kung saan ka lagi. Ay, si Kuya Bal po, lagi kayo nung naalala. Si Lolo Bal pala. Ah, si Lolo Bal. Lolo Bal, kumusta ka na daw po, sabi ni Lola Patricia. Ay, kumusta naman po, Lola, ang ano mo dito, kalagayan? Hindi ko nga niya alam, akala ko. Akala ko nung 87 na yan. Tamang-tama yung birthday ko yun. Araw na yun. Nag-iiyak ang mga anak ko dito. Hindi na ako nag-anong, hindi ako nagkikisap. Yung mata ko, kodent mo. Kasi yung anak mo, umiyak. Pati ako noon na, iiyak na rin. Kasi sabi nung anak mo, parang nagpapaalam ka na daw. Iiyak na. Pati ako, isang ko nagluluwa na rin ako. Siyempre, Lola. Wala pa rin siyang kasama tapos, dito. Tapos nakita ko yung apo ko. Pabalik-balik, bakit mo ito? Nagluluwa. Ano ba ito nangyayari? Siguro parang nakalimot akong kaunti. Pinatawag ako daw, hindi naman daw ako sumasagot ko. Siguro Lola yung kaluluwa niyo, naglalakbay na, pero yung isip niyo buhay pa. Pwede, upo ka naman. Sige. Lola, gusto niyo pong kumain ng saging? Bigyan mo si Lola saging. Bigyan natin na. Masarap pati Lola, ang tamis. Oh Lola, oh, balatan natin Lola para... Siyempre, matamis ang mga nagdadala. Oh, ay, grabe tayo siya. Pagmamahal po yun ang kalingap ni Kuya Bal. Lola, si Lola may hugot ah. Wala lang. Nasa si Sir Bal pala. Nasa ano po Lola? Sa Kalawag. Gumaca. Quezon. Quezon. Sino kasama niya? Si Lola Edna. Asan din kita sa atin. Susumbong ako. Sorry, Lola Edna. Hindi nga ako makatintig para magsumbong. Alam ko naman Lola, hindi mo yung gagawin. Totoo naman mga Lola na sila, Lolo. Pasensya lang ako at... Ay, okay lang Lola, dapat kayo po ang... Tawa ko ng tawa yung galo ko, lagi masaya. Gusto mo lagi masaya? Kailangan po. Kaya bawat ano, tatawa ako. Kaya hindi ko kala. Pero talagang pinipilit ko. Kailangan po yung lagi kayong masaya. Lola, sino mga dumadalaw sa'yo dito? Ha? Sino mga dumadalaw? Ikaw? Hindi, maliban sa amin, Engineer. Ay, huwag mo sabihin si Bulag. Marami si Lola ba? Si Lola, masakit magsalita si Bulag talaga. Tungyo ba kasi sa labas, asawa daw niya ako. Sino ba yung pangalan na yun lang? Yung sinasabi mong Bulag?
Po? Linawin mo, sino ba yung pangalan na yun? Sino naman si Fred. Ah, si Lolo Fred! Ah, bakit Lola? Papabaduman ang pangalan. Bakit Lola nadalaw yun dito? Eh, pag naparito, ulit pumapasok. Huwag ako pumasok dito. Dito sa loob, gabi na. Ano yung sadya dito sa iyo at napunta? Wala ko pa. Anong sadya po sa iyo nun? Eh, di ano pa magpukusin ko tinting. Ang sura ko doon, pag nahawakan nung dalilo ko, gila-ganon, ano mong lagawa mo? Gila-ganon, kinukuting-ting. Baka may gusto sa'yo si Lolo Fred. Hindi lang gusto, talagang gusto. Ay, umamin din si Lola. Ay, ibig sabihin, may gusto talaga sa iyo. Tanungin natin si Lola kung sige, may gusto sige, naman. Sige. Kay Lola, may gusto naman kami kay Lolo Fred. Gusto abin lang kay pati. Hindi bang gusto na. Ay, yung dati man pati niya, buhay pa yung sawa na kasagulo. Nakapapal ang pinggan. Kaya para magana-ano. Malambing kasi kayo, Lola. Malambing kayo. Tsaka si Lolo Fred, baga naghahanap talaga ng kapartner. Kaya kung magano'n eh, hindi ko kilala pa nang gila-ganon ko. Kung ano, inahawakan ko sa likod. Ganon ako. Mabuti po, Lola. Nakakabuhat na kayo. Araw ng Panginoon. Pinipilit ko. Pero yung ano nyo po, pakiramdam? Hindi ko gawa pa. Paano na ako mamatay na pag sa goto? Gano'n. Pinipilit ko na lang. Pero po yung pakiramdam ninyo, okay na po? What? Yung pakiramdam nyo po, okay na? Awa ng Panginoon. Lagi masakal na ako umano bago pa naman gawin. Opo, magbasal. Ano po? Oo, siya muna ang inaalak. Kumagabi, magano. Kumaga. Tapos yan. Pagkatapos yung mahiga na ako, tutulog na. Hindi man ako lang. Alam niyo kung ano, lahat kayo. Nabigyan tayo lang. Baka ipas tayo sa gabi na ito. Wala man yan. Tama. Hindi man lang ako. Hindi po. Pag ako lang, ako man pala mabubuhay. Kaya pala ko. Wala na dadalo sa akin. Dahil tayo po ay anak ng Diyos, ano po, si ang tanging Diyos lang po ang makakaalam kung kailan tayo mawawala sa mundo. Magwawakas dito. Pero ilang taon na kay Lola? Eh, 87 na. Oh, biruin mo yan? Kaabot? Aha, ilang taon na. Hindi ang sabi, baga nung nagamit sa akin, nakikita lang yan sa mukha. Baga lahat ang sinabi, nagkatoto. Tanda mo, ano na. Doon kaya yaman. Sabi mo, kailan pala ako tatanda ka na. Patagalan yung babae. O, ano ito nakasali nung gano'n na. May nakikita pala dito. Na ano po sa mukha kung kailan. Pero parang walang nangyari sa inyo, Lola. What? Parang walang nangyari. Nung madatnan ka namin dito na may sakit, parang wala lang, oh. Dati lang yung mukha nyo. Ano pa ang pisngi nyo, oh. Bilog-bilog pa. Siya nga. Ano ba yung mukha ko? Mukhang pangit. Ay, hindi. Maganda po. Maganda, Lola. Sa totoo lang, siguro nung dalaga ka, ang ganda mo. Ikaw lang naman may sabi. Eh, hindi po totoo yan. Ang ganda mo siguro nung dalaga ka pa. Pangit na, lalo pang pinangit ang baka. Ewan ko sino gawa kaya, no? Lalo pang pinangit. Pangit na nga. Sa picture lang yan, Lola, pero yung personal. Ang 67 si Panyata yan, diba? Siya. Yun po mga kalingap, nakausap natin si Lola Patring, si Lola Patricia, nadalaw namin ni Engineer Agul. Nakakaawa lang no yung ganito klaseng sitwasyon. Naawa kasi mag-isa na lang sa bahay at walang kasama. Ayon po kay Lola, yung sa pag-usap namin, pinupuntahan man siya dito nung kanyang anak daw sa umaga bago daw maghatid sa school. Nung apo, nadaan dito, kinukuha yung kanyang labahan. Kaya binibigyan siya ng pagkain. Kaso nga lamang sa maghapon po siya lang mag-isa. Wala pong kasama. So medyo yung ganitong sitwasyon nakakaawa. Maraming matatanda kagaya kay Lola Milagros, kay Lola Lilia, kay Lola Tasing. Ito si Lola Patricia, nagsusulo. Nakakalungkot na no, pag ganito ng edad natin. Ako minsan hindi pumasok na nag-iisip din. Pinakabahan. Napapaano na lang pag ganito na ang edad natin. Ano? Mukhang sabi nga, papunta na tayo sa pagpapahinga. Hindi na tayo ganun kalakas. Kaya sana po sa doon sa may mga anak, huwag po natin pabayaan yung ating mga magulang. Nakakaawa po yung ganito. Solo siya sa loob ng bahay, mag-isa lang.
Eh, ang iniisip ko dito, paano kung may anong mangyari? Saan siya sisigaw? Sino yung tatawagin niya? Kaya nga lamang, eh, si Lola ho, napakalayo sa kanyang mga kapatid. Sa Baguio na yung kanyang kapatid. At siya ho, nandito po sa Camarines Norte, sa Bicol. So maraming salamat po mga viewers, sa lahat po ng subscribers. Maraming maraming salamat po muli sa inyong lahat. Mag-ingat po tayong lahat at mabuhay po ang lahat. Bye-bye and God bless. Yan, paalis na kami ni engineer. Bro, ang hirap ng kalagayan ni Lola, no? Ang hirap. Parang ako minsan kinakabahan ako pag tumanda, kaya dahil ganyan tayo. Ano kayang... Sana, yun din minsan iniisip ko yung pagdating ng panahon na kasi ganyan. Kasi hindi naman natin maiwasan yan, hindi eh. Ito na mo si Lola Patricia. Mag-isa na lang, tapos alam mo yung ganung edad, tapos ikaw pa magluluto. Mahirap na yung magkasakit pa. Yun pa mahirap. Sino nga alaga sa akin? Kasi bro, kahit may anak ka bro, hindi man yan, siyempre may pamilya din yan. Mahirap ka naman na yung bagang, siyempre, so ano yun, masupport siya eh. Kaya lang hindi... Hindi man talaga yun, andyan tayo araw-araw, diba? Araw-araw. Kaya mahirap din pala pag yung hangarin natin yung magsabihin mo abot ka ng 100 taon, mahirap din bro. Mahirap. Kasi siyempre mahina ka na, malabo na ang mata mo. Lahat, mahina. Lahat, mahina. Yung mata mo mahina na. Ay Diyos ko, nakakaawa ang sitwasyon ni Lola Patricia. Mabuti na lang, nadalaw namin ni Engineer Agol. So maraming salamat ha sa inyo. Sana po, yung ibang may lula at nanay dyan, Diyos ko, mahalin natin yung ating mahal sa buhay. God bless po. Thank you.